What's up mga paps? Kamusta kayong lahat? Maraming salamat sa 2,000 subscribers na nakapag-subscribe na. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay welcome na welcome po kayo dito sa ating channel. Click nyo lang yung subscribe button pati yung notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload. Siya na pala no, meron akong ibabahagi sa inyo dahil hindi muna tayo makakagawa ng tutorial ngayon. Dahil naka-duty tayo ngayon sa Toyota. At itong video na to din ay hindi siya tutorial. Hindi siya tutorial, no? Isishare ko lang sa inyo yung isang sasakyan na binibenta sa akin. Napakamura na, no? Nasa 30,000 pesos yung asking price nila. At yun, napapaisip din ako kung bibiling ko ba o hindi. Dahil hindi siya Toyota siya Chevrolet siya, Chevrolet Optra, at ang unit na to ay flooded. Okay, so ito mga paps yung binibenta sa akin na 30,000 flooded unit, Chevrolet Optra 1.6. according sa may-ari ng shop, wala na daw yung makina, kaha na lang daw yung mapapakinabangan mo dito at saka transmission. Tingnan natin yung hood. Kung ano pa yung makina niya. Gwapo pa naman sana. Flat na rin yung gulong niya. Naka-disc brake na rin pala sa likod to. Gwapo. Optra pala to. Ang sinabi kasi sa akin, Aveo. Ay! Ayan o. Sayang. Bina daw kasi to mga paps. Flooded unit siya kaya nalubog daw sa baha to. Kaya wala na. According dun sa may-ari ay wala na daw. Nako. Tingnan natin. Pas ko lang tawag. Ayan oh. Ito yung makina niya. Tinanggal na rin yung mga spark plug. Tapos tong coil niya. Ayan oh. Oh. Nalubog talaga siya sa baha, oh. Ang taas. Halatang umabot yung tubig hanggang dito sa taas. Ano sa tingin nyo mga paps? Bibilin ba natin to? 30,000 pesos. Flooded unit. Malamang ano to, change engine. At saka hindi ko pa sure kung natamaan yung ano niya. Yung computer box. Hindi ko pa sure kung nasa yung computer box natin eh. Just really. Maganda pa tong kaha niya. Sariwa pa. Pwedeng ayusin. Pwede rin pagkahuyan. Nalubog yung buong makina niya. Manual siya, manual. Itong makina lang yung ano, kung magkano yung buong makina. Tingnan natin sa loob. Yung mga ano nyo. Gwapo pa sana to. Sayang. Lubog lang sa baha. Putra pala.
dito. Dito tayo sa RJK Car Center. Medyo magulo lang yung loob niya pero ayan, oh. Ganda pa sana yung interior niya, oh. Pioneer. Maganda to pang parts out. Parts out na lang to mga paps. Parang ginawang locker to ng mga ano, empleyado. Dito may mga cellphone pa sa loob, eh. So yun lang, no? Mag-comment naman kayo kung bibiliin ba natin to o hindi na. Decals na rin siya. Okay. So yun nga mga paps, mag-comment naman kayo dyan sa baba kung bibilin ba natin o hindi. Kasi ang magiging cons lang yan, ang Chevrolet kasi, di ba, ano yan eh, American brand. At the same time, built in Korea yata yung unit na yon, yung Chevrolet Optra. And medyo mahirap hanapan ng pyesa, hindi tulad ng Toyota. Kaya yan, comment naman kayo dyan sa baba mga paps. Salamat at stay tuned!